Proverbs 5:11. You don't want to end your life full of regrets. Siyempre, ayaw naman natin na sa pagbabakas ng ating buhay ay punong-puno ng mga pagsisisi at panghihinayang. Kaya ang buhay na ito, bagamat maikse, it is long enough. God has determined the number of our days na kung ito ay ating gugugulin sa tamang paraan, sulit na sulit, hindi kulang ang oras ng buhay. Don't waste your time and your life worrying about and resisting what happens. Resisting who comes and who goes. Marami kasi tayong mga pag-aalala. Sobra tayong natatakot na baka tayo mamatay. Baka mamatay yung mga loved ones natin. Siyempre, ayaw natin mangyari yon. Pero tama ba naman na lagi natin yung katakutan, laging isipin, laging gawing nasa guni-guni natin, tuloy ay tayo ay lagi na pinahihirapan. Receive and give. Receive and give up. Receive and let go. Yan ang napakaiksik pamagat ng ating pag-aaral sa sandaling ito. Kung ating susuriin ang buhay, at makikita naman natin sa Biblia ang lahat ng mga ideya na ito, life goes in cycles. Paulit-ulit lang ang lahat sa buhay. Sa buhay ng isang nilalang at buhay ng buong sangsinukob, ang lahat ay paulit-ulit lang in micro and macro ways. Ecclesiastes 1:5-7. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis sa pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. As we have said, lahat ay paulit-ulit lang. Pati ang wind cycle, ang water cycle, in fact, lahat ng nasa buhay ay cyclical. Tayo ay patuloy lamang na nire-recycle. Lahat ng kinreate ng Diyos, sabi, on the seventh day, God rested from all His work. Ibig sabihin, ang kanyang ginawa ay self-sustaining, self-circulating, self-recreating, self-recycling. Kaya, pabalik-balik lang ang lahat. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Pati ang ating katawan, recycled. At ang ating espiritu, galing sa Diyos, tumirin dito sa ating katawan, babalik sa Diyos. Ganun lang ang lahat. Paulit-ulit, pabalik-balik. Ano ang ibig sabihin yan sa ating pag-appreciate ng buhay? Na dapat ating maintindihan at ma-appreciate that individual lives enter and leave the cycle at different points. Parang Ferris wheel, maraming silya, paikot-ikot, sasakay ka, hindi naman sure na yung point na pinagsakyan mo, doon ka rin bababa. Merong kaitaasan pa lang doon, ay bumababa na siya, lumulutang na, meron namang sa gitna pa lang, ay bumababa na, iba-iba. Kaya hindi naman pare-pareho ang edad or period of life or stage of life kung kailan ang tao ay sumasakabilang buhay. Ecclesiastes 3:1-8. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Bakit natin inuulit-ulit ang mga verses na ito? Sa sobra nating kumisang pag-aalala tungkol sa kamatayan natin, kamatayan ng ating kapwa, ng mga mahal sa buhay, nalilimutan nating part yun ng life. That it's all part of life. Na kung meron tayong mahal sa buhay, gusto nating makasama siya ng mahabang-mahabang panahon, pero dapat merong tayong nakalaan na puwang sa ating puso na pwedeng mapaaga siya ng pagpunta sa Panginoon, pagbalik sa Diyos, o tayo ay mapaaga kasi nga hindi naman laging sabay-sabay yan. Ecclesiastes 1:4, patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Merong constant. The earth remains the same. But life keeps on recycling. Kumisang lang naman kasi nagmumukhang maiksi yung buhay kung yung buhay mo yung nautas, buhay ng mahal mo yung nabawi, parang ang iksi. Pero pag tinignan mo yan from the point of view of the Milky Way, of the galaxy, of even just the universe, or just the planet,
wala naman talagang nawawala at wala namang naglalaho kasi ang lahat ay nare-recycle. Ang lahat ay bumabalik, nagpapabalik-balik. Even what happens to you happens in cycles. Ecclesiastes 3:1-8. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at ng pagkamatay, ng pagtatanim at pagbunot ng tanim, ng pagpatay at ng pagpapagaling, ng paggiba at ng pagtatayo, ng pagluha at ng pagtawa, ng pagluluksa at pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ng pagyayakap at ng paglalayo, ng paghahanap at ng pagkawala niyon, ng pag-iingat sa isang bagay at ng pagtatapon, ng pagpupunit at ng pagtahi, ng pagtahimik at ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ng digman at ng kapayapaan. So lahat may panahon. Paano ang tao magkakaroon ng maximum enjoyment of life and minimized suffering? Mabuhay ka sa panahon. Kung panahon ng kaligayahan, magpakaligaya. Kung panahon ng lungkot, tanggapin ito. Kung panahon ng pagsilang, masaya tayo. Kung panahon naman ng pagpanaw, syempre may lungkot, pero tanggapin. Kasi panapanahon talaga ang lahat. May panahon ng pagsikat at may paglubog. May panahon ng ginhawa at may panahon naman ng kuminsan na hirap. May panahon ng pagsasawalang bahala at meron namang panahon ng pagsaseryoso. Ang masayang tao ay yung nabubuhay ayon sa takbo at pintig ng panahon. Hindi mo nire-resist yung cycles of life, sumasakay ka lang. Job 37:13, ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. So pag sumabra yung ulan, merong binabaha, meron namang natutuwa dahil ang kanilang mga halaman ay nadidiligan, ang mga dama ay napupuno at nagkakaroon ng laman. So kung ano man ang napatapat sa iyo, kung ang tag-ulan ngayon ay napakalaking kaligayahan at kapapala sa iyo, enjoy it. Pero may mga panahon naman ang tag-ulan ay nagiging parang disadvantageous to you, kasama rin yon sa cycles of life. Kung biglang sumungit ang panahon, may natutuwa dyan because, you know, our atmosphere is being recharged. Pero meron naman, pag tinamaan ka ng kidlat, eh, namatay ka bigla o ang iyong mahal sa buhay. Pero kailangan naman ng planeta ang mga kidlat. So, merong mga takbo ang panahon na advantageous to you. At meron naman na hindi laging advantageous. Sakay lang. Huwag labanan. Huwag lagi magtampo sa Diyos. Huwag laging piliting ibahin ang nangyayari when it is much easier to just flow with what happens. Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo siya ang Diyos bago man imbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So, habang bata ka pa, enjoyin mo ang iyong kabataan para pag tumanda ka at hindi mo na kayang gawin ang ginagawa ng bata, wala kang sukat ipagsisi. Mabuhay tayo na may consciousness na may limit ang time natin dito sa mundo. May limit ang pagiging sanggol, pagiging paslit, pagiging bata, pagiging kabataan. May limit ang pagiging young adult at mayroong limit ang pagiging full adult. May limit din ang seniorhood. Kaya kailangan bawat stage of life na yan, kung anong dapat mong gawin, gawin mo. Ang dapat mong itanim, itanim mo. Ang dapat mong anihin, anihin mo. Kasi hindi nababalik ang panahon na yun. Huwag sayangin ang oras. And then do not go out of this world possessed by regrets. To be happy, peaceful and serene, gracefully receive what comes. Yes, meron tayong pwedeng tanggihan, pero dapat kilalanin mo yung dapat talagang tanggapin at hindi pwedeng tanggihan. Meron tayong kayang baguhin, at meron tayong hindi kaya at hindi dapat baguhin. Tatanggapin lang. And it is to our advantage to be wise, to recognize kung ano ang tinatanggap at ano ang binabago, ano ang tinatanggihan at ano ang buong pusong tinatanggap
O kahit man hindi buong puso ay dapat mo ring tanggapin, even grudgingly. Kasi dapat tanggapin. Masaya ang taong hindi nakikipagtunggali sa takbo ng agos, hindi lumalaban sa alon o sa ihip ng hangin. Kasi mas dumadali ang paglalakbay niya sa mundong ito. Isaiah 45:9. Ang palayo ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Of course, the obvious answer is no. We are just the clay in the potter's hand. Hayaan natin ang may likha ang masunod. Ang lahat ng ginagawa niya ay tama, whether we agree or not. Ang lahat ng ginagawa niya ang pinakamabuti, kahit at some moments we don't think na nakakabuti sa atin. Pero remember, hindi lang tayo ang tao sa planeta. Ang dami. Kaya kumisan sa ikabubuti ng iba, ikaw naman ito ngayong nagpaparaya, ikaw yung hindi nabibigyan ng priority, kasi alam nga namang lahat sabay-sabay. May panahon na ikaw yung magbibigay daan at iba naman yung dumadaan ng buong luwag at buong laya. Ecclesiastes 7:14, maggalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, naisipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? So matuwa ka daw kung maganda ang takbo ng lahat. At kung hindi naman kagandahan, tiisin mo. Lilipas din yan. Kasi ang lahat ng nagaganap ay ipinadadala ng Panginoon, whether it is willful or it is allowed by natural law. Halimbawa, nagkakasakit ang isang tao, pinadalhan ka ba ng sakit? Siyempre, hindi naman sasabihin ng Diyos, bigyan natin ng sakit ngayon si Kulas o si Kulasa. Pero kung ikaw ay nagpabaya sa iyong katawan, ay nagkasakit ka, sumunod ang iyong katawan sa natural law. O kaya, hindi ka nagpabayang, ingat-ingat mo, may tinatawag naman si Solomon na time and chance happens to all. Sabi niya, merong paminsa-misa'y dinarata ng malas. Talagang hindi yung inaasahan ang nangyari. At kabalintunaan, kabaligtaran ng pinaghandaan yun ang naganap. Meron din daw talagang ganun. So let's leave space in our hearts and minds para sa tinatawag ni Solomon na time and chance. Huwag sisihin ang Diyos, kasama yan sa takbo ng buhay kahit hindi natin lubos na nauunawa. Tanggapin ang dapat tanggapin para huwag tayong makipagbuno sa ating sariling buhay. Ecclesiastes 11:9, maggala ka binata sa panahon na iyong kabataan, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. So kung umabuso ka, meron yung consequence. And God does not have to personally bring you the consequence. Nandiyan na yun sa natural law. Ang itinanim, aanihin. So kung gusto mong mag-ani ng masaya, magtanim ka ng nakakapagpasaya. Kung ayaw mong umani ng nakakapagpalungkot, huwag kang magtanim ng nakakapagpalungkot. Kasi kung ano ang tanim, yun ang bunga. May magtatanong na naman, bakit po puro kagandahan ang ginawa niya, pero ang naging bunga, hindi rin maganda. Nangyayari nga, pamisan yung time and chance. Pero hindi yun lagi, pamisan-misan lang yun. At, syempre, by God's grace, makaka-recover ang lahat kahit tamaan sila ng time and chance. Dahil mayroon din namang time and chance na advantageous and beneficial doon sa may katawan. Yung hindi naman niya inaasahan, biglang nag-top siya sa exam. Yung ang pabayaan niya sa katawan, pero biglang malusog pa rin ang ending niya. May ganun pa rin. So hindi mo alam. Kaya sabi, hindi daw natin alam kung ano mangyayari bukas. We really don't know kung ano magiging bunga ng mga ginagawa natin. Pero syempre, ang itanim mo na yung maganda para if nature would take its course, maganda ang iyong aanihin. Ang gawin na lagi, yung tama. Kasi hindi naman pwedeng gawa ka ng gawa ng tama tapos puro mali ang magiging bunga nun. Pero, syempre, pag puro mali ang ginagawa mo, chances are maraming maling mangyayari sa iyong buhay. Gawin daw ang kagustuhan, yung kaakit-akit. Huwag puro pagpipigil. Huwag natin laging pigilin natin sarili at huwag natin laging pigilin natin kapwa. Kasi minsan lang sila maging bata. Marami naman kasi mga magulang, gusto nila yung bata ang behavior pang matanda. Kahit sa churches, ang dami-daming churches na yung youth, may youth activity, pero ang lahat ng kilos, lahat ng gagawin, lahat ng methods, pang matanda. Kaya dapat din nating igalang kung ano yung edad ng tao kasi
sa edad na yon, nagtakda ang Diyos ng mga mai-enjoy niya na hindi na niya pwedeng ma-enjoy sa ibang age bracket. So, huwag sayangin ang panahon. Enjoy what can be enjoyed at every period and bracket of life. At itanim ang dapat itanim para anihin ang dapat anihin. To be happy, peaceful and serene, gracefully receive what comes, flow with what flows. John 14:27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Go with the flow. Kumbaga sabi nga nila, chill ka lang, relax ka lang. Kasi without your assistance, the entire universe will unfold. What will happen, will happen. At kahit pigilin mo yan with all your strength, what is supposed to happen will still happen. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. So, enjoyin mo ang lahat ng pwedeng enjoyin hanggang hindi mo yan ninanakaw, hanggang hindi mo yan ginagawa ng masama para mapasayo. Huwag ka mag-guilty na nag-enjoy ka. Hindi ka kinreate ng Diyos para magdusa. You're created to enjoy life. And that is evident in our body. Tingnan mo lang ang ating mga nerves and nerve endings, kung saan-saan nandun yung nerve endings that were designed for enjoyment. Sa dila natin, napakaraming nerves to enjoy taste. Sa skin natin, napakaraming nerves to enjoy the atmosphere, temperatures, textures. Napakaraming enjoyment. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng senses para mag-register sa atin yung enjoyment na yun at ma-enjoy. Marami naman, akala nila ang pagiging religious, ibig sabihin, tanggihan ang lahat ng sinasabi ng iyong senses, tanggihan ang lahat ng iyong kaligayahan, tiisin ang lahat ng kagustuhan. That is not what Jesus said, and that is not what Jesus exemplified in His life. Remember that the first miracle of Jesus was to make wine to extend the enjoyment of a wedding reception. Remember that Jesus healed diseases so that people could enjoy their lives. Remember that Jesus set people free from all the laws that made life very hard, very difficult, very harsh. Kasi ang gusto talaga ng Diyos atin ay mag-enjoy. Kaya in Jesus, the fullness of the deity lived in bodily form. That all the kindness and goodness of God was expressed in the life, ministry, and examples of Jesus. Doon pa lang malalaman natin na ang gusto ng Diyos na lumikha sa atin, ma-enjoy natin itong pahiram na panahon, pahiram na buhay dito sa balat ng lupa. Job 33:28, God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. So, hindi pa daw siya talaga hinayaang mapunta sa kabilang buhay, so enjoy pa niya muna ang buhay na ito. Ecclesiastes 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So hindi lang ito pagpapakaligaya, selfishness, kundi gawa din ang pinakamabuti para sa lahat, para sa kapwa, at para rin sa sarili. Ang tunay na godliness ay hindi kabutihan lang sa kapwa at pagpapakasakit sa sarili at pagtitiis. Ang tunay na godliness ay yung sinabi ni Jesus, love others as you love yourself. In other words, mahal mo ang iba, mahal mo rin ang iyong sarili. At pag ginawa mo yan sa hinabahaba ng iyong buhay, kung magwawakas na ito, wala kang regrets. At kung ang mga mahal natin sa buhay ay tinulungan natin, inequip, pinalaya, na sila man ay sumaya, lumigaya, anumang oras silang tawagin sa kabilang buhay, wala tayong pagsisisi. Kasi hindi tayo naging hadlang sa kanilang kaligayahan at naging katuwang pa nga tayo at katulong for them to maximize life. To maximize happiness and pleasure, to minimize pain, and to do the most good. To be happy, peaceful, and serene, gracefully receive what comes. Give up what goes. So para tayo masaya, tanggapin ang dumarating na hindi pwede at hindi dapat tanggihan. Pero
maluwag sa dibdib na isuko ang dapat isuko, ibigay ang dapat ibigay. Ito man ay earthly life. Ito man ay ang ating hininga. Kung panahon na tinatawag ka na ng Panginoon, go, because you're going to God. Dito at sa kabila, nandun din ang Diyos. Kung panahon na ang mga mahal natin sa buhay ay tinatawag ng Diyos, release that loved one. Give up that loved one to God. Kasi hindi naman kalunguhan doon sa loved one natin na mula sa ating piling ay pupunta na siya sa piling ng Diyos. Although kapiling din ang Diyos dito, pero siyempre iba naman yung sa kabilang buhay. Pag humiwalay na yung ating espiritu sa ating katawan, we join God in spirit, in fullness of spirit, ibang dimension siyempre yon. It is something to be wished for, something to be desired, pero dahil limited ang ating pananaw sa mundong ito, limited by our body, by our earthly existence, halos ayaw natin. Pero kung talagang hindi na maiiwas at ayan na, tanggapin. Tanggapin. Release that last breath and then receive the eternal breath from God and begin your eternal life in spirit. Ganon din sa ating mga loved ones. Ayaw natin silang i-give up to the next life sa kabilang buhay. Talagang inilalaban natin, ginagamot, inaalagaan, ipinapanalangin. Pero kung talagang nando na sa kahuli-hulihang yugto at kailangan na talagang siya ay pumunta sa kabilang buhay, luwagan natin ating loob at i-release natin to God ang ating mga minamahal sa buhay. Huwag nating piliting hilahin at pigilin kung sa Diyos naman pupunta. So give and give up what goes. Kay buhay yan, kay bagay, kay tao, pag talagang paalis na sa ating buhay, pawalan. Nakakapagod humawak, magpigil sa isang papaalis talaga at hindi naman napipigil o hindi papipigil. Ecclesiastes 12:1-2. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. So, pagka panahon na ng kabataan, alalahanin mo ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng kabataan, enjoy it. Pero alalahanin mo din ang Panginoon na may mga limitasyon na ibinigay. Just observe those limits. Kasi pag limited ka, ibig sabihin yun ang mabuti para sa'yo. Huwag mong sagarin, huwag mong lampasan kasi hindi na magiging mabuti sa'yo. Magkakaroon niya ng consequence. Pero huwag mong isipin na puro lang pagpipigil ang ginagawa sa'yo ng Diyos dahil bata ka. No, there are many things that can be enjoyed at every stage of life. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. O hindi naman siyempre magwawakas ang mundo, hindi talaga didilim yung araw, hindi talaga magdidilim mga bituin. Ang sinasabi lang dito, alalahanin mo ang Diyos bago lumabuang yung mata, bago ka magkaroon ng cataracts, bago ka magkaroon ng sarisaring sakit ng mata na nahihirapan ka na makakita, magbasa, etc., etc. Enjoyin mo na ang pagtingin, tumanaw ka na ng tumanaw. Enjoyin mo na ang paggalaw kasi darating ang panahon hindi ka sobrang makagalaw dahil hindi ka nga makakita. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Huwag tayo masyado magdrama about the past. Pag mahilig ka mag-alala ng past, lulungkot ka. Bakit malungkot ang past? Kasi marami nang nandun dati, ngayon wala na. Marami ka nang na-enjoy noon na ngayon wala na. Although maaaring napalitan na ibang enjoyment, pero iisipin mo pa rin yung nawala noon, kahit may kapalit ngayon, lulungkot ka pa rin. Kaya dapat na lagi mo tinitingnan yung darating pa lang. Pero hindi naman tayo dapat ma-obsess with the future kasi worry naman ang dadalhin yan sa ating buhay. Yung sabi nga nila, sakto lang. Yung konting palingon-lingon lang sa past para meron kang reference, konting pasilip-silip sa future para meron kang guide. Pero ang atupagin mo is the here and now. Yung ngayon. Huwag nang isipin yung mga taong nandun in the past pero nawala na ngayon. Ang atupagin mong mahalin, makipagmahalang ka sa mga nandyan ngayon. At huwag ka masyadong matakot sa future. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. So huwag mo nalang isipin, mapapagod ka lang. Ang atupagin, ang enjoyin, ang buhusan ng panahon, ang pagmamahal, ang kalinga, ay ang now. Yung ngayon, because now,
is all you have. Ephesians 5:16-17. Make every minute count. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Huwag tayong magsayang ng oras sa pagsisisi. Yung nangyari na, yung nabasag na, kahit ano pang gawin mo, basag na yon. Yung nasira, nasira. May kapalit naman lahat eh. Because for every death, there is a rebirth. For every loss, there is gain. Because the universe runs in perfect balance. Wala talagang tunay na loss. Because every loss is replaced by a new gain. Or every loss is just a correction of what you have overgained. So nagkakabalance ka lang pagka may loss. Huwag masyadong dramahan ang buhay. James 5:13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Yun ang ating gawin sa buhay. Okay, meron ka mga suliranin, may mga hardships, may mga challenges, pray. Pero masaya ka ba? Express it. Sing songs of praise and make other people happy too. Lalo sa mga panahon ngayon, ang mga tao nagiging mas sentimental kasi mas maraming oras mag-sentimiento. Mas maraming free time yung mga nasa bahay lamang. Mas maraming oras para gugulin sa tama, pero pwede mo rin itong gugulin sa mali. Harapin, sulitin ang panahon. Bitawan na yung tapos na. Magbukas tayo ng palad sa darating pa, pero ang hawakan, ang yakapin, ang himasin ay yung ngayon. Because that is what we have. Live with this consciousness that this minute will never happen again. This day will never come again. At pag lumampas yan, lampas na siya. So huwag natin palampasin ang opportunity to do good to others and to ourselves. To love and be loved. To plant so we can harvest. Do not problematize life. Do not problematize death. Bakit pwedeng hindi problemahin even death? Because God fills all space and all time. Kahit saan, kahit kailan, kahit paano, we are in God's presence. Nandito ka sa katawang ito, kasama mo ang Diyos. Umalis ang espiritu mo sa katawang ito, kasama mo pa rin ang Diyos. Lalo ka nang nalapit sa Diyos because God is spirit. And when you become fully just a spirit without this body, edi mas maraming mga avenues to be fully reunited with God. Kaya siguro walang anuman ang kamatayan sa may likha, sa Creator, kasi siya ay re-creator. Bakit hindi kailangan magluksa ng Diyos pag may taong namamatay? Kasi sa kanya rin naman pumupunta yon. Ano ipagluluksa niya? Kasama niya kanina, kasama niya ngayon, kasama niya bukas. At pag naintindihan natin ito, mababawasan din ating pagluluksa. Mababawasan ating lungkot. Kasi nawala lang sa piling natin dito sa ating bodily existence, yung sumakabilang buhay, pero hindi naman siya nawala sa piling ng Diyos. In fact, what is so nice to anticipate is when we get released from this physical body that we rejoin all those who have gone before us. Merong advantage ang lahat ng situation. Truly, merong nakakalungkot. Pero anong mapapala mong i-dramatize ang lungkot? Lalo lang bibigat. So kung may lungkot, edi malungkot. Pero huwag mo na i-dramatize, huwag mo nang damihan, huwag mo nang paramihin, huwag mo nang palakihin para lumampas na. Mag-focus tayo sa mabuti, sa mainam, sa maganda. Kasi lahat ng sitwasyon, mayroon ding ganon. Sa patuloy nating pagtahak sa landas na ito ng quarantine, sa patuloy nating pag-a-adjust sa mga sobrang naibang mga sitwasyon ng ating buhay dahil dito sa mga nagaganap sa kalusugan ng maraming tao sa buong daigdig, patuloy tayong humawak sa ating Panginoong Diyos na alam natin saan man tayo mapunta, nandun din siya. Ano man ang sitwasyon natin, nandun siya. Na ang tunay na nangyayari sa buhay natin, mukha lang may nawawala, pero sa bawat nawawala, may kapalit. O ang nawawala ay pinapayagang mawala as correction sa mga paaring sumobra sa ating buhay para maging tama lang ang matira. Let's pray for wisdom to understand that. So we don't resist time.
We don't resist the situation. We don't resist the going up and the going down of the tides. We don't resist the coming and blowing and going away of the wind, even the births and deaths that happen around us. Part yan ng buhay. Nakikiisa tayo, patuloy lang tayo na kasama sa pag-inog ng buhay, sa cycles, sa recycles, sa creation at recreation. Basta sulitin ang panahon, love the most, get loved, do what you must, plant so you harvest, minimize pain, maximize pleasure and happiness, do the most good. And if you have to face your maker na, then face your maker. Release those that have to be released, whether they are things or people or ideas or dreams. Huwag makibaka sa daloy ng buhay. Go with the flow. God bless us all.